Okay, so let's pray. Lord God, Heavenly Father, thank you once again for this time that you have given us to study your word, the Church of Smyrna and the Book of Revelation. Give us wisdom and cleanse us, Lord, from all our unrighteousness, and help us to see the things that we need to learn as we go deeper into your word, and continue to help us, Lord, to live a life that is pleasing and holy in your sight. And continue to help us to fight the good fight of faith, to fight the sin in our lives, and preserve continuously these young men and women whom you are using in the ministry, and whatever struggles they have right now, help them to overcome and win over it. And most especially, may they grow more in the knowledge of your Son, Jesus Christ. And if there are any of them who are not yet saved, O God, may you save their souls and reveal yourself to them. And thank you, Lord, for revealing your Son, Jesus Christ, to us, and for saving us, for dying on the cross for us, O God, and for our sins. So be with us as we study your word, all the things you ask in Christ's name. Amen. Okay, so let's continue our lesson. So we will be reading again Revelation. Punta ulit tayo sa Revelation. Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Verse 8 to 11. Siguro, request ko na lang na magbasa si Hannah. Basahin yung lahat ng verses ng Revelation chapter 2, verse 8 to 11. Second. Revelation chapter 2, verses 8 to 11. And unto the angel of the church in Smyrna write, these things saith the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall hurt of the second death. Hello? Stable ata yung internet ko. Hello? Narinig niyo siya, Hana? Hana, natapos mo na ba? Pag-read? Nawala tapos na po yung sharing screen po. Oo, pero narinig niyo pa si Hana? Hana, natapos tapos na mo na? Tapos na po si Hana po. Oo, ako yata yung connection ko ata ang nawala. Eh, wait lang ha. Kukonek ako sa ibang internet. Hello? Naririnig niyo ako? Okay. Sige. So salamat Hana, hindi ko narinig yung ibang part, no? But she read Revelation chapter 2 verse 8 to 11. So we are still on the Church of Smyrna. So balik tayo doon sa ating PowerPoint. Okay. So pinag-aralan natin yung mga background dito, yung city. So ito ay wealthy city, no, sa north ng Ephesus. So it was one of the finest city of Asia. So Smyrna was old. In their history, it was rebuilt 290 years before Christ. So nag-suffer siya ng earthquakes. Ito yung mga napag-aralan natin before, hindi natin babalikan. And meron silang freedom, no? Binigyan sila ng Roman
government ng freedom because they were loyal to the emperor, or they worshiped the emperor during that time, no? And it was the center of pagan worship. So yan yung mga diyos-diyosa nila, Cybele, Apollo, Asclepius, Aphrodite, Zeus, all of these deities had temples in Smyrna. So pag may mga templo ka ng mga diyos-diyosan, isa rin yan sa sign na mayaman yung iyong city, no? There was also a glorious temple in tribute to Homer. So every year, nagbibigay ang mga citizen ng Smyrna to burn incense to Caesar because there was a great altar for him. So without certificate, you would be persecuted because you were violating the highest law in Smyrna. So to be without certificate, as must have been the case for Christians who would not say Caesar is Lord but only Jesus is Lord, was to risk discovery and death. So pag hindi nila ginawa ang pag-worship kay Caesar, pwede silang mamatay, no? So during that time, the Caesar was Domitian, okay? So a murderous dictator. And many Christians occurred throughout the first century. During that time, do not claim, of course, that Caesar is Lord because only for them, for us, only Jesus is Lord. So Smyrna is mentioned in Acts 19, verse 10. Only here in scripture, sorry, sa Acts 19, verse 10, baka doon naging possible na lumaganap yung gospel from Smyrna. Binasa natin before sa Acts 19:10. And the word smear means smear. So a common perfume, no, na ginagamit sa pag may patay, and even used by the bridegroom sa Solomon, the Song of Solomon chapter 3 verse 6. So next, so mabango ito, no? The chosen title of Christ, the first and the last, which was dead and is alive. So ginamit ng Panginoon yan. So to encourage them, because we know that the Church of Smyrna is the suffering church, no? So napag-aaral natin yan, na yun yung title na ginamit niya para encourage sila na he himself, Jesus himself, suffered. Okay, so therefore, suffering is just common, no, to us. Talagang magsasuffer tayo, magpapersecute tayo, darating ang panahon na kukutsain ka ng mga klase mo, teachers mo, or whoever, if you stand for your faith. So ganun yung encouragement ng Panginoon. And some, during their time, talagang torture, no, pinapatay sila. If you are a Christian, you will be killed and murdered. Ngayon, meron sa China, no, pag ikaw ay Kristiyano o ibang relihiyon, no, communist kasi sila, no, they will kill you. Okay? So you will be suffering because of your faith. And we must be ready. Sa Philippines, hindi tayo napapersecute sa ating faith. Meron lang mga nangaasar-asar. Halimbawa, namimigay tayo ng tracks, di ba? Kakantahan tayo ng banal na aso, santong kabayo. No, yun yung ginagawa sa atin. Pero hindi tayo pinapatay. No? Hindi tayo binabato. Pero sila, during their time, and even other Christians right now are being killed and being persecuted because of their faith. So kaya yun yung title na ginamit ng Panginoon, most probably, kasi it is relevant to them. This church is reminded that even the Son of God willingly became subject to the rejection and persecution of evil people, just as the church was suffering. So, but like Christ, whom even death could not hold, the church should also anticipate ultimate victory. At the end of the day, tayo ay victorious, no, mga young people. Pag tayo ay na kay Kristo, if we are in Christ, at the end of the day, we will live victoriously. No, tayo ang panalo. Kaya tayo ay magkaroon ng pag-asa sa Panginoon, anuman ang ating pinagdaraanan. Ano? So, these truths about the person and work of Christ were chosen to encourage the church in Smyrna. So, next, punta na tayo sa commendation. They were faithful in trial, or faithfulness in trial. Habang sila ay sinusubok, sila ay nagtatapat. Kasi minsan, madalas ang pagsubok ay ginagamit ng Panginoon para patunayan kung sino ba talaga yung mga totoo sa kanya. Kagaya na lang doon sa parable of the seed or parable of the soil. Not the seed, parable of the soil.
alam niyo yun na parable of the sower, but it's really about the soil, yung heart, na apat na klase ng puso ng tao, di ba? Na merong napunta sa daanan, napunta sa batuhan, napunta sa matinik, at napunta dun sa good ground. At yung iba doon ay na nung dumating na yung iba naniwala, pero kinuha agad ng devil yung salita ng Diyos. The devil took the word of God from them and they did not continue. The next one na napunta doon sa daanan, no, which is rocky or batuhan, ang nangyari doon ay tinanggap niya yung word, kaya lang hindi nagtagal, no. At yung isa naman, dumating ang persecution, yung riches of this world, pleasures of this life, hindi nagpatuloy sa salita ng Diyos. At yung good ground, napakinggan niya ang word of God. Hello? Nandiyan ba kayo? Ano ating internet ko? Okay, naririnig niyo pa? Nag-stop yung aking internet. Yes, eh. Po. Yes po. Nag-inform sa... Okay, nag-inform kasi internet ko, mahina daw yung aking connection. Kaya, taga lang ha. Mag-connect lang ako. Ulit. Hello? Hello, naririnig ako? Naririnig nyo? Okay. So, nag-stop ako kanina. Apo. Okay, nag-stop ako kanina sa faithfulness and trial, no? So, yung mga pagsubok ay may mga dahilan. At yung nasabi ko kanina, yung sa parable of the soil, soil, yun ay yung iba ay hindi nagpatuloy sa salita ng Diyos. So itong Smyrna, they were faithful in the midst of trials and in the midst of persecution, sila ay tapat na naglilingkod sa Panginoon, no? So Christ assured the believers in Smyrna that he knows their oppression and by their enemies and its resulting affliction. The word used for poverty is the word from abject poverty or not being poor. So yan yung kanilang kahirapan, no? So sobrang hirap dahil yung iba siguro kinukuha yung kanilang mga ari-arian, mga pag-aari dahil they were being sent out, no, by other Jewish. Most probably yung mga converts dito ay mga Hudyo, no? Marami sa kanila ang mga Hudyo at pagka ikaw ay na-convert sa Christianity, ikaw ay itataboy, no? Hindi ka na papapasukin sa synagogue, they will sometimes because of your newfound faith, hindi ka na kukuhain nila yung mga ari-arian, no, pagka ikaw ay hindi nag worship kay Caesar. Okay, so yun yung pinag-usapan natin kanina. But in the midst of that, they were faithful, tapat sila, yun yung commendation sa Smyrna. At last time pinag-usapan natin na meron silang mga kalaban, no? Merong nagpe-persecute sa kanila. Yung first is yung mga Hudyo and also Satan himself. So it represents maybe that yung mga Jewish before na kagaya ni Jesus Christ, 'di ba? Merong mga leaders, mga Jewish leaders na ayaw siya, no? At sila ang nagpa-crucify sa Panginoon. So ganun din ang dinanas ng mga disciples na ito, no? They were there were Jews and Satan himself are destroying them. Okay, so yun yung kalaban nila. The Jews' hostility against Paul also was well known. Even si Apostle Paul nakaranas ng hostility sa mga Hudyo. So now pupunta tayo sa ating lesson, a very short one lang, no, na lesson, kasi
I asked you last time, by the way, sa mga tinanong ko, meron bang, tapos na tayo sa commendation, meron bang condemnation sa church ng Smyrna? Oh, meron ba si Hannah? Anong sagot ni Hannah nga last time? Wala. Si CJ? Parang, alam ko si CJ, parang meron eh. Meron, pero parang wala, no? So ngayon, wala or meron lang? Yes, meron o wala? Si Hannah, wala. Si Naomi? Sige, answer. Yes or no? None? Meron bang condemnation? What's that? You don't know or? Wala. Gitna. So I'm unsure. Si Zaitel tsaka si Josiah, meron bang condemnation sa kanila? May negative na nakita ba ang Panginoon? Zaitel, wala? Saya. Meron daw? O, meron. Sino to? Si Janet. Si Lem. Meron bang condemnation, Lem, na nakita ang Panginoon? Kasi ang Panginoon nakakaalam ng kondisyon ng mga church, di ba? Yes or no? Yes or no? Si Aika. Aika, meron? Meron ba? O si Lem, yes daw, meron. O meron, si Aika. Si Hannah. Hindi gumagalaw si Hannah eh. Iisa lang ba yan? Iisa lang yan? Okay, so yes kayo, no? So the answer, basahin natin ulit. Tingnan nyo sa Revelation. Sa Revelation chapter 8. Sabi ng Panginoon, I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. I know the blasphemy of them, which say they are Jews, but are not, but are the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried. So, may nakita ba kayong negative? So, mga young people, I just want to say, to tell you that wala, no? Walang negative na sinabi ang Panginoon sa church na ito. Okay? So, kung sino yung sumagot ng no, yun yung tama. Okay? So, tama kayo sa mga sumagot ng no, walang nakitang negative. It does not mean na sila ay perfect, but in the midst of their imperfection, so yun ay na-overcome ng kanilang faithfulness, no? Because there's no such thing as a perfect church. But itong church na ito ay nagsasuffer, but then they are still continuing. Most probably, all of them, no, are pursuing God in the midst of the problems and trials na na-encounter nila, no? So to those of you na sumagot ng yes, ang sagot ay no, no? Walang binanggit ang Panginoon na negative dito sa church na ito. So now, continue. Let's go on. So pagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Now, punta tayo sa ating pag-aaral. Merong reasons bakit kaya may suffering, no? So ngayon, nakita naman natin, no, that ilan sa mga kapatiran natin ay namatayan. And also we are suffering in this pandemic. Yung iba nawala dito. May mga nawala ng trabaho. May mga nawala ng mga sweldo. Diyan sa Philippines, meron ding nangyaring mga bagyo. No? Mga malalakas na pag-ulan at baha. At yun nga, yung iba ay namatayan. Merong mga panahon na kayo, and I know maybe kayong mga kabataan ay merong sari-sariling level of suffering. Meron kayong dinaranas na kahirapan o struggle, spiritually maybe.
No, you are suffering and you are undergoing some trials and testings. So tatandaan nyo na ang mga pagsubok or ang mga suffering, mga kahirapan, mga paghihirap ay merong dahilan, no? May reason. So pag-usapan natin yung ilang mga dahilan na yan, no? Na makikita natin sa ating ding Biblia, no? So tingnan natin ang unang dahilan, no, for reason of suffering. And then I will be requesting some of you to read the verses na nakasulat dito, no? So the first reason of suffering is to discipline us or disciplinary. So Naomi, can you hear me? Please read 1 Corinthians chapter 11 verse 30 to 32. 1 Corinthians chapter 11 verse 30 to 32. Then, paka-unmute mo na lang yung iyong microphone, no? 1 Corinthians, wait lang. Chapter 11, 30 to 32. For this cause, many are weak and sickly among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord that we should not be condemned with the world. So nakita niyo yung word na chasten. Bakit sila, yung sleep dyan, hindi yun yung natulog, ano? Though, in some sense, tayong mga Kristiyano, when we die, as if we're just sleeping, no? Parang natulog lang, yun lang kinonsidered sa atin. Some were sleeping. Pero dito, dahil sila ay hindi nila ginagalang ang Lord's Supper, kaya nga, di ba, I don't know if all of you are now partaking the Lord's Supper. If you are baptized, you are partaking the Lord's Supper. During that time dito sa Corinth, hindi nila ginagalang yung Lord's Supper, no? Hindi nila binibigyang halaga, no? They are not searching and praying and confessing maybe their sins and examining themselves while taking the Lord's Supper. So therefore, of course, ang Panginoon ay hindi yun gusto, no? Kaya every time pag tayo nga magpapartake ng Lord's Supper, di ba, we pray, we evaluate ourselves, we confess our sins to God. Pero itong mga to, gusto, nagpunta sila doon sa church para kumain ng kumain ng kumain, no? So iba kasi yung style during that time. So they were not respecting the Lord's Supper. Therefore, ang sabi dito, many sick, many are weak, marami ang nanghina at marami ang nagkasakit. Kaya kayo, mga young people, no, don't disregard or don't disrespect the Lord's Supper. Baka pag naglo-Lord's Supper, tayo ay ano lang, baliwala sa inyo or para lang yung komunyon yung sa mga ibang relihiyon, no? Na kinakain nyo lang yung kakain lang. Ay, ano kaya yun? Masarap kaya yung lasa? Actually, walang lasa yun, di ba? So, yun ay unleavened bread. I don't know if nilalagyan ng salt dyan sa inyo, no? Parang hindi naman ata based sa aking pagkakaalala. But tayo, we should respect, no, the Lord's Supper in order for us not to become weak, not to become sick, and not to die. Yung iba namatay dahil sa pag-disrespect, no, sa Lord's Supper, sila ay nangamatay, no? So part of discipline. So din ang Panginoon nag-chasten, yung word na chastening. We are being disciplined. Kapag tayo ay nagsasuffer, dumadaan sa mga pagsubok, maybe one reason is that God is disciplining us. The Lord Jesus Christ is disciplining us. Pinapalo tayo. Parang yung mga magulang natin, pag may nagagawa tayong mali, pinapalo, di ba? Tayo ay pinapalo ng mga magulang natin. Hindi tayo pinababayaan kasi mahal nila tayo. Ganun din sa Panginoon. When we are the child of God, sometimes, and we will be chastened. Next, Hebrews 12, verse 3 to 13. Si Josiah tsaka si Zaitel, maghati sa Hebrews chapter 12. 3 to 13. Hebrews 12, 3 to 13.
Hebrews 12:3. Okay, hati kayo, ha? So, hati niyo. Tig ano kayo? 3, 4, 5. Tigilan yan. 3 plus. Nine. Bali 16 ba yan? Tigilan kayo? O, hatiin nyo na lang. Kayo na bahala. Sige, Saitel. Read. 10. Hebrews 12 verse 3, Saitel. I think... Hanggang 7 ako. Hebrews 12:3, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Verse 4, ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Verse 5, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Verse 6, for whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Verse 7, if ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the father chasteneth not? Verse 8, oh, yeah. But if ye be without chastisement, wherefore all are partakers, then are ye bastard and not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and wait long. For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but ye for our profit, that we might be partakers of his holiness. Now no chastening for the present seem to be joys, but grievous. Nevertheless, afterward it yield that peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Wherefore, lift up the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. Okay. Thank you very much. If you get the things that you have read, kung naintindihan nyo yung inyong binasa, so it's about the chastening of God like a father to his children. So I know na all of you ay napalo na, di ba? Si Saya, hindi pa tayo napalo eh. So mabait si Saya eh. So lahat tayo, no, ako ay napalo na, no? At I know na if my father chastened me, it's because I did something wrong or I did not obey or follow his commands. So ganun din sa Panginoon. Sometimes we suffer because we are being disciplined by God or by Jesus Christ himself. Kasi sabi ng Panginoon dito, if we will not be chastened, pag hindi tayo pinapalo, ibig sabihin hindi daw tayo anak. So sino na, alimbawa, nakita nyo na ba ang daddy nyo na namalo ng ibang anak, yung hindi kayo, na namalo ng anak ng kapitbahay? Merong mga ganong gumagawa, pero ano yun, wala sa katinuan o siguro nagalit dahil inawa yung anak. Pero bihira yun or wala kayong makikita na father na mamamalo ng hindi niya anak. No? So ngayon, ang Panginoon, yung mga anak niya, tayo, sometimes nagsasuffer tayo kasi meron tayong mga ginagawang kasalanan. We do things in our lives that are sinful and that are against the will, against His will. Therefore, Jesus or God as our Father will never allow that, no? Na magpatuloy tayo sa ganong kasalanan. Kaya ang gagawin ng Panginoon, papaluin tayo, no? At medyo paaalalahanan tayo, no? Merong mga kapatiran tayo na ganun ang mga testimony, no? Na lumayo sa Panginoon, kinalimutan nila ang Panginoon, dati nag-active sila sa gawain ng Panginoon, but then comes a point na sila ay nag-backslide, nakalimot or kinalimutan ng Panginoon,
pinalo sila, yung iba binigyan ng sakit, no? Binigyan ng karamdaman, yung iba dumanas ng mga pagsubok na sobra-sobrang daming pagsubok. At na-realize sila that that is part of the discipline. Na-revive sila, bumalik sa Panginoon at na-realize nila na sila ay anak ng Diyos. Pero wag na sana nating antayin 'yon, no? Na malaman natin ang anak tayo ng Lord, dumaan pa tayo sa mga pagpapalo ng Panginoon at mag-suffer tayo kasi hindi madali, no? Sabi dito, verse 11, tingnan niyo yung verse 11. Now, no chastening. Sino na bang napalo dito na nasarapan? Yung tumatawa pa habang pinapalo, no? Siguro yung iba tumatawa dahil may nilagay sa puwet, no, na cover. May nilagay na magazine o kaya may nilagay na karton, no, sa puwet nung bago paluin. Kaya tumatawa habang pinapalo, no? So, yon ay hindi madali, no? Sabi lang, now no chastening for the present seemeth to be joyous. Hindi yan masaya na paluin ng Panginoon at paluin ng ating mga ama, no? But grievous, mabigat. Nevertheless, afterward, it yieldeth peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Pero yung pagpalo ng Panginoon na yun ang nagdala at nagbalik sa atin sa kalooban ng Lord. So sana kayong mga young people, huwag nyo nang antayin, no? Lumayo kayo sa Panginoon, kalimutan nyo ang Panginoon, hindi na kayo mag-church, hindi kayo maglingkod, at paluin kayo ng Lord kung kayo ay kanilang kanyang anak. But, ang delikado, hindi pala niya kayo anak. No? Akala nyo lang, kayo ay nabaptize, akala nyo lang, kayo ay saved, pero hindi pala. Pag kayo ay hindi nakaranas ng pagpalo o pagpapaalala ng Lord, ibig sabihin, sabi dyan, ye are bastards and not sons. Okay? Hindi kayo tunay na anak ng Panginoon. So dapat yan ang tiyak natin. Are we really children of God? Do we really have Christ in our lives? No, tayo ba ay nasa Kanya o totoong nananampalataya sa Kanya? So yun yung isa sa reason kung ba't nagsasuffer. So sa palagay nyo, let me ask you, yung Smyrna, is it nagsasuffer ba sila because of their sin? Yes or no? Oh, pwede kayong mag-unmute para ano, parang may kausap naman ako. Sige. Are they suffering because of their sin? Yes or no? Naomi? Are they suffering because of the sins that they did? Ah, si Hannah, yes? Yes po. So kaya sila dumaranas ng mga persecution, is it because of their sin? Yes, yes. Si Lem? Yes or no? Sige, unmute. Mag-unmute kayo. Yes or no? Is it because of their sin? Are they being disciplined? Yes. Si Aika? Yes or no? Yes. Si Hannah? Hannah na ano ah? Hannah isa. Hannah 2. Hannah Maragon. Andiyan ba si Hannah? Hindi ko pa narinig yung boses. Si Saitel, ngayon ko lang narinig yung boses. Ang ganda na pala ng boses ni Saitel, dati batang-bata pa. Si Saitel and Saya, yes or no? Are they suffering? Is the Church of Smyrna suffering because they are being disciplined? Sila ba ay matitigas ang ulo? Kaya sila nagsasuffer? Yung Smyrna ha? O sige. Basahin niyo ulit. 'Di ba walang negative na sinabi sa kanila ang Lord? They were faithful. Yung church ng Smyrna ay faithful. Pero nagsasuffer sila. At tinanong ko sa inyo kung are they being disciplined? Dinidiscipline ba sila ng Panginoon dahil matitigas ang ulo nila, matitigas ang bungo nila, no? O matitigas yung mga mukha nila? Nagba-backslide ba sila? Hindi eh, 'di ba? It's no. Hindi sila ay faithful. Okay? Pero, nakakapagtaka, ba't nagsasuffer sila? Yung number one reason, hindi sila yon. Hindi sila nagsasuffer because they are being disciplined. Hindi sila, kasi nakita nyo naman, they are faithful. In the midst of trials, kahit kakaunti lamang sila, isang maliit na church, nasa isip nila, very insignificant sila. Pero, dumaranas sila ng kahirapan, hindi dahil sila ay dinidiscipline. Okay?
Gets nyo? So hindi sila matigas, no, ang mga ulo, sila ay mga faithful. So therefore, ito mga young people, kahit pala ikaw ay faithful, ikaw pa rin ay makakaranas ng suffering. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Lord, faithful naman ako ah. Nagsisimba naman ako araw-araw o linggo-linggo, every Wednesday. Nagsisimba naman ako online. No? Ayoko na pumunta doon sa church eh. Online na lang. No? So, nagsisimba na, dapat hindi kayo ganun ah. Pag ngayong pwede nang magsimba, magsimba na kayo. Pumunta na kayo sa worship center natin or sa worship auditorium dyan sa Makati. Okay, masanay sa online. So sasabihin nyo, Lord, nagsisimba naman ako linggo-linggo. Nagsisimba naman ako, nagbabasa naman ako ng Bible, nagpipray naman ako. Bakit kaya ako naghihirap? Oh, ibig sabihin, hindi lamang kapag ka tayo, kahit tayo ay tapat, yung ibig sabihin nun, pwede pa rin tayong mag-suffer. Okay, may mga pagsubok na darating sa atin. So hindi nyo rin pwede i-judge, halimbawa, i-judge yung ibang kapatiran. Ah, kaya yan naghihirap dahil ano, matigas ulo niyan, hindi yan nagsisimba, no? O ano yan, pinaparusahan ng Panginoon, hindi rin ganun yung attitude. But there are times we suffer because the Lord Jesus Christ is disciplining us. Okay? So, but not this church. Gets nyo? So, hindi sila, they are not suffering because of their sin. So, this is not disciplinary for them. Okay? So, another reason, mag-stop lang tayo dito sa second reason. No? Another reason is preventive. What do you mean by preventive? Sige nga. Basahin muna natin. Lem, can you read 2 Corinthians chapter 12 verse 7? Lem, 2 Corinthians chapter 12 verse 7. 2 Corinthians 12 verse 7. Sige Lem, pakibasa ha. 2 Corinthians chapter 12 verse 7. 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Unless I should be exalted above measure, though through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. Okay, I don't know if you know that. Who is that? So that is the Apostle Paul. Si Apostle Paul, meron nagsasuffer siya. Meron siyang tinatawag na thorn in the flesh. Okay? Sabi ng mga theologian, yung thorn in the flesh na yan ay hindi mention. No, hindi mention. Pero ang iba sabi ng mga theologian, yung mata daw ni Paul parang lumalaki, no? No. Nahirapan siyang magbasa. Pero yung iba naman, hindi yun ang paniniwala. Merong messenger, sabi diyan, the messenger of Satan to buffet me. No, merong messenger si Satan na inuusig siya. At sabi ni Apostle Paul dito, sa verse 8, puntahan natin yung verse 8. Lagay natin diyan sa ano natin ah. Lalagay ko hanggang 7 to 9, no? 7 to 9. Siguro request ko si Haika. Haika, can you read 2 Corinthians 12 7 verse 8 and 9. Verse 8 and 9. Or hanggang 10 pala. Sorry, hanggang 10. 8 to 10. 8 to 10. 2 Corinthians 12, 8 to 10. Okay? 2 Corinthians 12, 8 to 10. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake.
For when I am weak, then I am strong. I am become okay, a fool in glory. It's a 10. Okay. So nakita nyo, si Apostle Paul, dahil nakakaranas siya ng tinatawag yung thorn in the flesh, ayaw niya nun, ayaw niya nun. So nag-request siya sa Panginoon, sabi niya dito, I besought the Lord twice, two times, nag-pray siya sa Panginoon, thrice, no? I besought the Lord thrice, that it might depart from me. Lord, pwede niyo bang alisin tong thorn in the flesh ko, no? Please, alisin niyo na po ito. Kasi nahihirapan si Apostle Paul, syempre. Pero ang sagot ng Panginoon, hindi niya sinabing, okay, Apostle Paul, dahil mabait ka, dahil faithful ka sa akin, aalisin ko yung thorn in the flesh mo. No? Kasi dahil masipag ka naman sa gawain ng sa paglilingkod sa akin, tanggalin ko. Hindi. Ang sagot ng Panginoon, tingnan niyo. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Ang sagot ng Panginoon, Paul, hindi ko yan aalisin. Magsasuffer ka, at hindi ko aalisin yung thorn in the flesh mo, pero sabi ng Panginoon, my grace will be sufficient for you. Okay? My grace is sufficient for you. For my strength is made perfect in weakness. Sabi ng Panginoon, Paul, okay lang yan na ikaw ay weak. Ikaw ay nangihina. Ikaw ay may nararamdaman. O binabuffet ka. O tinutuligsa ka ng kaaway. Okay lang yan. Hindi ko tatanggalin yan. So hindi na nangulit si Paul. Tatlong beses siya nagpray pero sabi ng Panginoon, ang sagot, my grace is sufficient for me. Therefore, most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, persecutions, distresses, for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong. So nagsuffer si Paul, Paul suffered not because he was unfaithful, but that Paul was suffering because God or Jesus Christ wants to prevent Paul to become proud or to become arrogant. Ayaw ng Panginoon na maging mayabang si Apostle Paul. Kasi si Apostle Paul, napakarami niyang revelation na inireveal sa kanya ng Panginoon. Siya ay magaling, no? Ang dami niyang naisulat, di ba? Pero sabi ng Panginoon sa kanya, I will just let the thorn in the flesh to be with you. Okay? Yung thorn in the flesh mo, magstay yan sa'yo. To prevent you from being what? Proud or being arrogant, no? Hindi yayabang. Kasi tayo mga tao, lalo pag tayo yung maraming talent, maraming skills, parang we tend to be proud, no? Nagiging mayabang tayo. Iwasan niyo yun, no? Mga young people, kayong mga kabataan, when I experienced that, no? When I was younger, meron tayong tendency ako, na tendency na ganyan, na pag may mga skills ka, ipagmayabang mo, o pag may mga gamit ka, di ba, limbawa, may mga bago kang gamit sa bahay, or mga mamahalin na gamit, parang gusto mo magmayabang o magpasikat, ganyan, di ba? So, dapat hindi ganun. So, si Paul, para makaiwas doon sa pagiging mayabang or pagmamalaki, binigyan siya, hinayaan ng Panginoon ang thorn in the flesh na magstay sa kanya. No? At tinanggap ni Apostle Paul yon to prevent him because he knows that God knows everything and he is in control. And at the same time, God has a purpose. He has a purpose in all the things that he is doing. No, may purpose ang Panginoon kung bakit nararanasan ni Paul at kung bakit hindi yon inalis sa kanya. Okay? So yun yung reason ng dalawa sa dahilan kung bakit nagsasuffer ang tao. First is disciplinary. Next is to prevention. No? Prevention. So, dito kaya sa Smyrna, yung kanila kayang suffering is also prevention. So, maybe to answer this, maybe it can. But
kung titingnan natin, wala silang maipagmamalaki, no? Wala, ang Smyrna, maliit na church, kakaunti sila, no? Wala silang maipagmamalaki. But there are times when we suffer, it's just prevention, no? Halimbawa, ikaw ay napilay, okay? Napilay ka. Magaling kang, ano, magaling kang athlete, kunyari, no? Magaling ka sa basketball, tas napilay ka. O yung nagkaroon ka ng problema sa paa or sa tutuhod, no? Meron akong athlete na narinig na ganun eh. Siya ay football player, nakaraan na siya ng sakit, hindi na siya nakabalik sa football. Pero nagpapasalamat siya sa Panginoon kasi naging tapat siya sa paglilingkod. So kaya ka pala kunyari, napakagaling mo ngayon sa sports, tapos kunyari ginagamit mo ang kamay mo, eh na ano, na nabalik yung kamay mo, no? Something happened to you, an accident occurred, hindi ka na makapaglaro. Kung ikaw, wala ka sa Panginoon, sisisihin mo siya, no? Or you are not, you don't trust God, magpe-pray ka, Lord, pagalingin mo ako, gusto ko makapaglaro ulit. Eh ayaw ka na palang paglaroin ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, maglingkod ka sa Kanya. Kasi, kung ikaw ay nakakapaglaro pa, baka kalimutan mo na siya. Nagets nyo? So ganun, there are some things that we are suffering just to prevent us for the worst things that could happen in us, or maybe to move away, no, from the Lord Jesus Christ. Okay, so yun yung dalawang reason, no. Siguro oras na ba, 8 na dyan sa inyo. Isa pa, last na lang, may anime to eh, no. So last na, first at the third reason, first disciplinary, second preventive, third is that we may learn to obey or obedience. Nagbasa na si Aika, no? Tsaka si ano. Request ka naman si Hannah. Nandiyan ba si Hannah? Hannah, yes, please, po. Please read Romans 5:3-5. Wait lang po. Romans 5:3-5. Romans 5, verse 3-5. Nasaan ka na? And not only so, but we glory in tribulations, also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Okay, so nakita niyo yung purpose ng suffering or ng tribulation. Other words, yung tribulation, mga pagsubok. Ano yung purpose? Sabi dyan, and not only so, but we glory in tribulation. Dapat sa kabila ng mga pagsubok, huwag tayong mawala ng pag-asa. No? Hindi naman sinabing, halimbawa, namatayan ka, tumawa ka ng tumawa. Hindi ganun. Kagaya ngayon, di ba? We know that Brother Elmer, Sister Sylvia, Brother Nards died. No? Our fellow brethren. Are we celebrating? Of course not. We are sad. Nalungkot tayo, nabigla tayo, nalungkot tayo. But in those tribulation, we need to also have hope, because yung mga tribulations na yan, it worketh our patience, no? And patience, we will deal with that next lesson, no? Mas pag-aaralan pa natin yan. And patience, experience, and experience, hope, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. So yung mga sufferings na yan, mga tribulations na dinaranas natin, ay merong mga layunin. Kasi Christians, tayong mga mananampalataya, we grow more in adversity. Tayo, lalo tayong lumalago sa kabila ng kahirapan, in the midst of adversity, sa gitna ng kahirapan. So, hindi tayo lumalago pag tayo ay okay, pag tayo ay maraming pera, pag tayo ay nasa magandang posisyon, meron tayong magandang buhay, hindi tayo lumalago doon. Kung lumalago man tayo, napakaliit, no? Kasi tayo ay dumedepende na sa mga bagay na meron tayo.
tayo ay lalong lumalago sa kabila ng mga pagsubok at mga problema. Kung napansin nyo, si ngayon lang, just recently, si Sister Justice, di ba? So sabi niya, paano niya daw, paano niya ngayon, nararanasan niya kasi yung ano eh, yung joy and pain, no? Na siya ay nasa, may bigat na nararamdaman, pero in the midst of that, makaka-experience siya ng kagalakan, no? So paano magiging sabay, no, na nakakaranas ka ng kalungkutan at the same time masaya ka? Okay, paano nangyari yung ganun? No? Kasi yun yung ginagawa sa atin ng mga pagsubok, lalo tayong tumatatag sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya Sister Justice, daw namatay si Kuya Elmer, ang kanyang husband, no, siya ay wala ng work, sabi sa no, based on the what I heard, no, si Ate Justice ay wala ng work. So meron siyang anak pa, I think si Eunice ay nag-aaral pa. I'm not sure with Elise or Earl if they are working now. So paano ngayon, no, yung kanilang buhay? But still, she lives in hope. She's hopeful. In the midst of pain, she is happy. She is glad, no? She is blessed. She is thankful. So paano kaya nangyayari yan? It's because, that's the reason, sabi dito, yung mga tribulations natin, because tribulation will work out our patience. And the patience, experience, and experience hope. Lalo tayong nagkakaroon ng pag-asa sa Panginoon. O pagka meron ba tayo, lahat ay nasa atin, lahat ng yaman ay nasa atin, kanino tayo aasa? Hindi na tayo aasa sa Lord. Some believers na umangat sa buhay, gumanda ang kanilang estado sa buhay, eh nalayo sila sa church. Kasi, bakit? Marami silang pera, kayang-kaya nilang mabuhay sa kanilang sarili. But kayo, pag kayo ay pinagpala ng Panginoon, wag na wag nyo yung gagawin. No? If God blessed you with goods or with material blessings, wag na wag kayong lumayo sa Panginoon. Always remember na what the everything that you have, He owns it. Pinahiram lang sa inyo yan ng Lord. So sometimes, we are in tribulation, we are in trials because it gives us more hope in God. Para tayo ay lalong lalago at lalong tatatag sa ating pananampalataya. The more we are under adversity, the more we grow. Tayo ay lalago. So ngayon, mga kabataan, siguro hindi nyo pa yan nararanasan masyado, no? Kasi ay kayo ay nabubuhay pa under the wings of your parents or under the roof of your parents. Nandiyan pa kayo sa mga bahay ng mga magulang ninyo. Pero, or maybe some of you ay na-experience na yan, no, yung mga kahirapan. But when come to your life, dumating sa panahon, ang buhay ninyo, kayo ay nakaranas ng mga pagsubok, isipin nyo na may layunin ng Panginoon. No? God has a purpose. In order for us to learn obedience, no, tayo ay sumunod sa Kanya. Let's read Hebrews chapter 5 verse 8. I will just be the one to read it for you. 5 verse 8. Though he were a son, pertaining to the Lord Jesus Christ, yet he learned obedience by the things which he suffered. So ang Panginoon, through the things that he suffered, he learned obedience. Sumunod ang Panginoon, no, sa kanyang ama. And in the midst of suffering. So kaya pag dumating kayo sa panahon na nag-suffer kayo, no, whatever suffering, whatever, kunyari sickness that you have, you put always your hope in God. Because ganun din ang Panginoong Jesus. He obeyed His Father in the midst of suffering. So pag dumating kayo sa mga pagsubok, mga young people, later on you will realize, ah, ito pala yung sinasabi ni Kuya Alexis, no, na darating kami sa ganitong pagsubok, pero kailangan ang hope namin ay nasa Panginoon. So yun yung three reasons, no, disciplinary, preventive, and also that we may learn obedience. Tayo ay matutunan natin ang tunay na talagang pagsunod, no, sa Panginoon. Susunod tayo sa Panginoon, hindi pagka okay ang buhay, no? Sa kabila ng mga pagsubok, susunod pa rin tayo sa Panginoon. Okay? Kagaya nga nung sinabi ni Tito Elmer niyo, 'di ba? I don't know if all of you have watched the video,
no? I-stop ba natin ang missions conference dahil sa pandemic? Dahil nagsasuffer tayo. Eh parang yung offering nyo sa missions conference, parang mas malaki pa yata sa last year. I think umabot kayo ngayon ng 250,000 ang collection. Okay? So sabi ni Kuya Elmer, we will continue in the midst of this pandemic, pagpatuloy natin yung missions conference. Diba? So yun yung natutunan natin, no, sa natututunan pagdating sa mga sufferings. So disciplina, so suffering, reasons for suffering, disciplinary, preventive, and also that we may learn to obey or obedience. So that yun na yung ating lesson for today, and hindi na tayo magtatagal. At salamat sa inyong time, salamat sa patuloy niyong pag-attend. And hopefully makasama natin yung iba, si Kuya Michael nyo ay nagpaalam. Siya so far yung nag-message sa akin na hindi siya makakapunta today, no? Hopefully sa susunod na linggo. Okay? So yun lang. Hope that you are all doing well. Okay lang ba kayo sa pag-aaral? Bakasyon ba ngayon? Bakasyon? Oh, mag-ready na kayo sa mga pagpunta sa ninong-ninang? Joke lang. Ay, hindi tayo nagsa-celebrate ng Pasko, ha? Ano lang, paksiw. So tayo ay mananalangin na. So siguro sa mga susunod na week natin, magkaroon tayo ng prayer. Yun nga, sinabi ko na before ng prayer time. Pero siguro mas maganda specifically just for prayer. A time to pray for each other. So hihilingin ko ngayon na mag-close sa prayer si... Bago tayo mag-closing prayer, ano muna tayo picture. Si Saya. Si Saya ang magko-closing prayer. Okay. So, tingin na sa screen. Saya, tingin sa screen. Si Hana, pwedeng ano na, yung live. Naka, ano ka na? Ano ba yan? Yung video or sama ka kay Aika. So, picture tayo. Saya, compress. Hindi kayo makita. Okay. Ready? Okay, smile, ah. 1, 2, 3, smile. Okay, wait lang. Okay. Sige, okay na. Ganda ng kuha natin. Sige, Saya, please close us in a word of prayer. Let's pray. Lord, salamat po sa araw nito. Salamat po sa blessing. Salamat po na nakapag-aral po kami ng nung face meal na. Thank you po kay Alexis dahil ginamit nyo. Salamat po dahil may natutunan po kami ngayon. Lord, ingatan nyo po kami sa aming mga bahay, pati po ngayong pandemic. Yun lang po, hindi sa inyo. Amen. Okay. So I hope that you're doing good at enjoy niyo yung inyong vacation kahit hindi... Pwede na ba dyan maglaro sa labas or mag-gather? O hindi pa din? Sige, pwede na kayo mag-unmute. Hindi pa rin? Bawal pa rin lumabas po. Bawal pa pong menorte edad. Ah, ganun. Kahit mag-comply ka. Nag-live na. Oh, sige, nag-live na si ano. Oh, good night sa inyo, ha. Salamat sa time. God bless. In 3. Thank you po. 1. Thank you po. Okay. Welcome. God bless. O bumalik. Bye. God bless. Bye.